guys! Welcome back to my YouTube channel. By the way, my name is Krisha. Isa akong RW dito sa Taiwan. At nagtatrabaho ako bilang isang factory worker sa isa sa mga company dito. So, this time guys, sasagutin ko po yung mga katanungan ng mga nag-comment sa isa kong video na yung title is sahod dito sa Taiwan o sahod ng factory worker dito sa Taiwan update 2019. So may mga nag-comment po doon na nagtatanong kung ano po ba yung company ko dito sa Taiwan at kung ano po yung agency ko sa Pinas, tapos ano po yung mga experiences ko, i-share ko na rin po sa inyo para doon sa mga nag-aspire na magtrabaho dito sa Taiwan, sa mga first timer na wala pang idea kung paano ba yung proseso ng pag-a-apply. So may share ko po sa inyo. So without further ado guys, let's get started. Mag-start po tayo doon sa mga nagtatanong. Doon po sa mga nagtatanong, i-share ko po yung link ng video na to pag in-upload ko na. I-share ko po sa inyo doon po sa mga comment nyo doon sa previous na video ko. So kay unahin po natin si Ate. Si Kuya pala. Unahin po natin si Kuya Rafael Garcia. Nagtatanong siya kung ano yung company ko dito sa Taiwan. And next si Christopher Garcia. Ano po yung work niyo dyan, ma'am? And ano po yung company niyo, ma'am? Next po is si Kate Lee. Anong company name ko dito? Tsaka ano yung agency ko? Same question lang din po. Si Marvin Ontiveros, ano yung agency ko dito? Same as Oblivio 05. Ano daw po yung agency ko dito? Next po is si Ate Kate. Ay, si Ate Kat Aquino. Pahingi daw ng number ko. Patay tayo dyan. Pahingi ng number at contact number mo, sis. Yun. Hindi ko alam kung... hinihingi pala niya yung contact number ng agency. Tapos, si Brother Win Vlog. Hi, kababayan. Anong company mo dito sa Taiwan? Dito lang din ako sa Taiwan. Yun. Next po is si Kiko Coco. So, guys, ito na po. Sasagutin ko na po yung mga questions nyo. Kung ano yung company ko, kung ano yung agency ko. Yan. Sorry po guys kung ngayon ko lang na sagot sa mga katanungan nyo dahil po busy rin po ako sa trabaho and busy rin po ako sa church. May mga obligasyon po tayong dapat unahin kaysa sa pagbablog. So, patawad po ng marami. And this time, sasagutin ko na po yung mga katanungan nyo. Mag-start po tayo sa kung ano yung agency ko. Yung agency ko pong unang pinag-try, yan. Yung unang agency na nag-try ako mag-apply is yung JS Contractor. JS Contractor po, ilalagay ko po yung address dito sa screen para makita nyo. Yung JS Contractor po is located po siya sa 423 Magallanes Street, Intramuros, Manila. Kung pupunta po kayo doon, bali, kung papasok po kayo sa gate ng Intramuros, makikita nyo po yung letran na kolehiyo, di letran ata yun. Tapos, sa left, yung katabi niya is sa kabilang kalsada is yung 7-Eleven. Yung pagitan kalsada po nun, yun po yung tahakin nyo. Tahakin talaga. Yung po yung daan na i-take nyo. Tapos, pangalawang street po, magmula dun sa letran, unang street, pangalawang street, yun po yung Magallanes Street. Bandang kanan po, nandun po, makikita nyo agad yung JS Contractor building. Kasi malaki rin naman po yung pangalan dun sa labas, sa may pag-entrance nila. At saka marami rin tao doon na nag-a-apply lagi. So, makikita nyo agad. So, nalaman ko yung agency na to through my cousin kasi ito rin yata yung agency niya or ito yung agency na nag-hire para doon sa company nila. So, yun nga guys, nag-try ako dito. Pero hindi po ako na-hire doon sa company nila.
So, in-schedule po ako ng agency para mag-exam para sa PTI. Pero, nung nag-take po ako ng exam, hindi po ako nakapasa. Sa kadahilanan siguro na ang aking buhok ay super bland. And then, pagkatapos nun guys, hindi ako nakapasa sa PTI. So, bali, ang ginawa ng JAS is nireschedule nila ako. Hinanapan nila ako ng panibagong company na pwede akong ma-hire. So, yun guys, habang nag-iintay ako, after ng exam, siguro kinabukasan, tenex ulit ako ng JAS na may naka-schedule akong exam para sa another company. Nun sa PTI, may nakalala ako doon na nag-exam din at hindi nakapasa. Niyaya niya akong pumunta sa another agency, guys. At sumubok din ako sa... Sinubukan ko rin mag-apply sa... sa Everbest Overseas Employment Agency. Dating pangalan niya is Everbest Manpower Services. Doon po siya located sa room 406 Paragon Tower, 531A Flores Street, Ermita, Manila. Yun guys. Ililink ko rin po yung address dyan sa... ilalagay ko rin po yung address dyan sa screen para makita niyo kung saan po yun. So, nakapag-exam ako dun, guys. Naghintay ako ng interview. Sabi, tatawagan na lang ako for interview. So, hindi lang dun nagtapos, guys, na naghihintay ako ng development sa pag-apply ko. Nag-try din ako sa iba pa. And sunod po dun is yung Jopman Corporation, which is located siya sa 1923 San Marcelino Street, Malate, Manila. Lalagay ko rin po yung address sa screen para kung sakaling mag-apply kayo is mapuntahan nyo rin. Yung job man po is strict ata sila sa height eh. Kasi parang 50-50 chances lang ako doon kasi yung height is 5'1", parang 5'3 yung ano nila, yung qualification height. Since parang mapapagbigyan lang ako. So, binigyan nila ako ng schedule for interview ata or exam. Pero yung day na binigyan nilang sa akin schedule is tumapat din sa exam ko sa JS Contractor. So, parang hindi ako umattend ng interview or exam sa Jopman. Umattend ako sa JS Contractor na exam. So, after the exam, ite-text na lang daw kung nakapasa ako o hindi. Or, pagre-report din ako para sa requirements. So, nag-try ako sa grand placement, guys. Doon, nag-exam ako. Try na yung kung pasmado ba yung kamay ko. Tapos, yun, nakapasa naman ako, guys. Pagdating sa interview, doon ko naranasang ma-discriminate as an applicant. Guys, ako ma-hire sa Taiwan dahil sa buhok ko. Dahil blonde yung buhok ko. Hindi raw siguro sila nag... Parang, awan ko ba kung bakit? Ayaw nilang mag-hire ng may mga color yung buhok. Pero pagdating mo naman dito sa Taiwan, guys, dead man na yun. Dead man yung buhok mo. As long as nakakapagtrabaho ka, okay na. Pero sa kanila, guys, yun ang pinaka... mahirap na part, guys. So, after nun, guys, nag-try din ako sa iQuest. Nag-try ako hanggang interview, pero hindi ko na tinuloy kasi hindi ko na gusto. hindi na ako nag-continue pa. And, nung na-try ko na lahat yung mga agency na yun, guys, parang drained na ako. Hindi ko na alam gagawin ko. Sabi ko, kailan ba ako makakaalis? Kailan ba ako makakapagtrabaho sa ibang bansa? Sabi ko, ganun sa sarili ko. Parang, physically broken, emotionally broken na ako nung time na yon. Nung time na parang wala na akong pag-asa na ma-hire kasi yung buhok ko nga, kahit na ipapasa kayong exam, hindi ko alam kung bakit hindi nila ako na-hire dahil ba sa buhok ko, hindi ko alam kung bakit hindi nila ako na-hire. Wala namang problema sa buhok ko, hindi naman yung buhok ko yung magtatrabaho, kundi yung physical body ko. Pero, yun nga guys, mararanasan yan natin habang nag-a-apply tayo. Pero, ang pinakamasayang part dun guys, yung ma-hire ka na, yung makaalis ka, at makarating ka sa bansang gusto mong puntahan. At, yun nga guys, isa sa pinaka hindi ko makakalimutang parte ng pag-a-apply ko is yung physically drained na ako, yung pagod na ako sa palipat-lipat na
nag-apply na yung sa JS, wala pa akong result. Yung sa another, na-discriminate ako dahil sa buhok ko. Yung iba naman na agency guys, meron silang sineset na standard na hindi natin naaabot. So, guys, kapag ganun, huwag kayong sumuko. Kasi ako, that time hindi ako sumuko na isang araw may magte-text sa akin na agency na makakaalis ako. I-hire ako ng company hindi dahil sa buhok ko, kundi dahil sa kakayahan ko. So, yun guys, nung physically drained na ako, kasi parang 5 o'clock na yun in the afternoon, naiiyak na ako kasi parang hindi ko na alam yung gagawin ko. Umupo ako sa Quiapo Church. Umupo ako sa Quiapo Church. Sabi ko, kailangan kong i-recharge yung emotional part ng buhay ko. Sabi ko, dun sa isang sulok ng Quiapo Church, umupo ako dun. Tapos, guys, hindi ako, to tell you this, guys, hindi ako nag-praise sa mga statue. Yung Nazareno, hindi po ako nag-praise, nag-anila. To be honest, kasi isa po yung mortal sin. Tapos, umupo po ako sa isa sa upuan sa Quiapo Church. Tapos, umiyak ako. Kinausap ko ang Lord, na, Lord, if it's your will, patunayan mo sa akin na ikaw ang gagalaw sa buhay ko. So, hindi pa kita lubusang kilala, ikaw yung gumalaw. Kung gusto mo akong pumunta sa Taiwan, let it be na pumunta sa Taiwan. Tapos, nung nandito na ako sa Taiwan, guys, doon ko na-realize yung purpose ko. Dinala ko ng Lord dito sa Taiwan para makilala siyang lubusan. At yun ang pinagpapasalamat ko, guys, na hindi ko na ranasan. I am broke physically, emotionally, but God healed me. So, isa yan sa mga dapat niyong tandaan, guys, na kung aalis kayo ng bansa, isik niyo yung presensya ng Panginoon, hindi ang presensya ng tao. Dahil ang presensya ng tao, nagbabago. Pero ang presensya ng Diyos, kapag nangailangan ka, hindi mo man siya nakikita, tutulungan ka. Yan ang pinaka-importante, guys, na huwag kayong mahihiwalay sa presensya ng Panginoon. Yan, naiiyak na ako. Yun. And, to God be the glory, guys, kasi nandito na ako sa Taiwan ngayon. Hindi man ito yung bansa na pinangarap ko. Hindi ito yung bansang gustong-gusto kong puntahan noong mga panahong yon. Way back 2017, gusto kong pumunta ng Korea kasi noong time na yun, nag-aral na ako pero hindi pinahintulot ng Panginoon na punta ako ng Korea. Dito niya ako dinala. So, yun nga guys, umiyak na ako. Pagkatapos nung nangyaring yun guys, na umiyak ako sa Lord na ibigay niya yung nais ko, yung desire ng puso ko na nakapagtrabaho abroad. Yun guys, after a week, may nag-text sa akin guys. Tinext ako ng wait a minute. Che-check ko yung cellphone ko. 14 ako nag-take, 15 ako nag-take ng exam, guys. Tapos, alam mo bang nag-reply si ma'am? Kinabukasan na. Bali, kung 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 days akong nag-intay ng result. Sabi niya, sabi dun sa reply niya, good PM, this is Mel of JSCon. Selected ka na ng AmCor. Please report tomorrow at 9 a.m. for the briefing, guys, with your name, confirmation. Guys, I'm so thankful that time na dininig ng Lord yung panalangin ko na ibigay sa akin yung company na hindi magdi-discriminate sa physical looks ko, na hindi kailangan magpang-itim ako ng buhok para lang ma-hire. So, to God be the glory, guys. Kasi, napakabuti niya. So, guys, nag-report ako doon. Ano pa bang ginawa? Nag-report ako. Tapos, yun, binigyan lang ako ng requirements, ng list of requirements na kailangan kong kumpletuhin. Kasi nga, guys, yun palang NBA is ang nakalagay is travel abroad. Dapat pala, ang NBA clearance na kukunin ko kung pupunta kang Taiwan is travel to Taiwan. So, kumuha ulit ako ng panibagong NBA clearance. So, yun. Tapos,
dire-diretso na yun, guys. Na-hire ako ng Amcor as a production operator. At salamat ako kasi hindi na ako nag-struggle para mag-apply pa ng mag-apply. So dire-diretso na yung process noon ng December 21. So hindi na December 21 sarado na yung mga government office para kumuha ko ng NBI ng other requirements ko. So after na mag-resume yung office ng government by January na, doon na kami nag-start ng puspusang pagkukumpleto ng requirements kasi ang alis namin is dapat last week ng January. Pero na-move siya ng first week ng February kasi nung last week ng January is Chinese New Year. So, hindi kami ma-entertain ng company that time kasi walang office noon, walang HR ng time na yon. So, in three weeks guys, nakumpleto lahat, nakapagpasa na kami ng requirements and so on, etc. Ayun guys, ang agency ko po is JS Contractor. Sa mga gusto magtrabaho dito sa Taiwan, huwag kang panghinaan ng loob. Yun lang po yung masasabi ko sa inyo. Dahil dito sa Taiwan, kailangan mong maging matatag. Kahit sa ibang bansa ka mapunta, sa ibang bansa, sarili mo lang yung aasahan mo. Ikaw kung isa ka sa mga aspiring applicants na gusto magtrabaho abroad or dito sa Taiwan, huwag kang panghihinaan ng loob. Marami mang agency na mag-reject sa'yo, pero kapag ang gagawa ng paraan o kung hihingin mo sa Lord yung desire ng puso mo, wholeheartedly, guys, ibibigay sa'yo ng Panginoon. So, all you have to do is trust in Him. Dahil siya lang ang nakakaalam. Yung plano niya, guys, yung plano ng Lord sa buhay mo is so wonderful. So, kailangan mo lang na magtiwala. Kung isa ka sa mga gusto magtrabaho dito sa Taiwan at wala ka pang idea kung ano mga gagawin mo, sana itong video na ito ay nakatulong sa iyo para sa pagpiprepare mo ng requirements mo, pagpiprepare mo ng sarili mo bilang maging isang OFW. This video very informative to you. Please give me a thumbs up, leave a comment to the comment box below. And don't forget to subscribe to my channel and click the bell button para ma-notified ka every time na may bago akong upload. And keep on watching guys to my video. Hope to see you in my next one. Bye-bye!